Ang kontrobersyal na hukay na ito sa loob ng compound ng New Bilibid Prison na para raw sa ipinapatayong deep sea diving pool, ni suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, pinonduhan umano ng Agua Tierra Oro Mina Development Corporation o ATOM ayon kay Bantag. Ang ATOM ang binabanggit ni Bantag na ka-joint venture agreement niya para sa development ng New Bilibid Prison Reservation. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sabi ng ATOM, hindi bahagi ng kasunduan ng paghukay. Nagpatulong lang daw si Bantag ng paggawa ng tinawag na umano'y diving pool. Kaya naman po ako napasok doon dahil tinanong ako kung marunong yung mga operator kung marunong maglalim ng digging. Eh, sanay po kami doon. Busy lang naman ang puhunan doon, ma'am, dahil sa akin naman ang equipment. After that, sisimentuhan sana yon para ma-start na yung freestyle diving at yung mga makinarya. Eh, hindi na po natuloy dahil yan, gumulo na po yung na marami ng mga problema ang dumating. Kasama ang kanyang mga abogado, ipinakita sa amin ng presidente ng ATOM na si Vir. So, ano ang punto dito? Tama yung sinabi ni Bantag na it was really diving pool. Kinoconfirm lang ng ATOM na talagang diving pool yung pinagagawa. Ngayon, is it a question of illegal or legal? Wala tayong magagawa. Eh, yan o, eh, dapat, yan kaya nga sinasabi natin, kasuhan nyo sa ombudsman. Diba? Tapos ang usapan. Kasi remember, hindi natin alam. Kasi may nagsabi dito, eh, diba, pag mga ganyan, kailangan ng bidding. Correct. Kailangan ng bidding unless it is part of any project under confidential fund of a certain department or even the office of the president. We do not know. Kaya nga, ang best dyan, kasuhan nyo sa ombudsman na magkaalaman. Ang daming daldal eh. Pero ang sigurado tayo, hindi nagsinungaling si Bantag na yan ay talaga for diving pool. Ayan na, kinonfirm na eh. Hindi ho sila pwede mag-alam nyo pag magsisinungaling sila, mayayari ho sila dyan. Pwede ho silang kasuhan dyan. Pero ang punto dito, talagang totoong diving pool. Hindi nagsinungaling si Bantag. But the question, is it illegal or legal? Eh yan, mapapatunayan pagka sinampa sa ombudsman yung kaso. So, bakit hindi nila gawin? That's the point. Bakit hindi nila gawin? Ang dami nilang daldal. Diba? It's because para lang sa publiko yung issue, not really for ombudsman. Diba? Hilyo Bote ang kasunduang nilagdaan noong October 8, 2021 kung saan nakasaad na magdodonate ang ATOM sa Bucor ng 234 hectares ng lupa sa General Tino Nueva Ecija. So ayan, sinabi rin niya ni Bantag. Diba? Sinabi niya na ni Bantag na merong ibibigay sa Nueva Ecija. Hindi nga lang correct yung ano, kasi ang sinabi niya 200 lang eh. Eh, 230 ata plus. may dagdag pa pala. Oh. So, ibig sabihin, nakikita ninyo yung consistency ni Bantag? Oo, may mga sabit si Bantag na dahilan. May mga sabit siya. But if there is one thing about Bantag, consistent siya sa sinasabi niya. Di ba? Consistent siya na hindi siya nagsisinungaling. Ngayon, kung yung ginagawa niya ba ay tama o mali, that's a different story. Di ba? Hindi natin alam what's behind that. The only way we can know kung ito ba'y tama o mali, dapat sinampahan sa ombudsman. Hindi yung hindi ko nga alam eh, kasi mga bilang dito, media 542 what? Hindi ko nga alam kung ano eh, kung yung mga PDL dito, eh, puro ganun eh. Puro pagpapakyute eh, sa media eh, pabida. Ang ATOM din ang magtatayo doon ng bagong gusaling paglilipatan ng mga nakakulong sa Bilibid nang walang ginagastos ang Bucor. Sinabi niya yan. Naalala ninyo? Sinabi ni Bantag yan, walang gagastusin ng Bucor. Sila lang ang maglalagay. Inamin ng ATOM.
na sila maglalagay ng building na walang ginastos. Di ba? Ang Bucor. Sinabi ni Bantag yan. So, consistent din. Iyan yung sinasabi ko sa inyong, pag may sinabi ka, may ikaw bilang isang nagbayag na yung mensahe, tapos dapat merong isa pang tao o tatlong tao na magko-confirm ng sinabi mo, ibig sabihin, totoo. Di ba? Kasi nga, may nag ang problema, dito sila kay Katapang, dito kay Rimulya, sila lang ang nagbibitaw ng salita. Wala nang iba. At saka yung mga nakakulong na mga walang credibility. Sorry, pero totoo eh. Sabi nga nung ano eh, alam nyo, tinanong ko sa abogado yan eh. Kahit si Roque, sinabi rin ni Roque to, reliable o paano natin masasabing totoo ang gaano kalakas o timbang ng affidavit ng isang nasa loob ng bilangguan. Maraming nagsabing sa aking abogado na hindi tatayo sa korte ang sinabi ng mga nasa kulungan. Bakit? Yari sila sa credibility. Kasi remember, pagka tumayo sa korte yan, kung dating nagsinungaling na yan, dati na kung ano ginawa niya, pwedeng ibalik sa kanya yon para patunayan na hindi totoo yung sinasabi niya. Di ba? Oh, yun ang ano dito. Oh. Wagin daw itong bagong lupa at ililipat doon ang mga nakakulong sa Bilibid at Correctional Institution for Women. Ide-develop naman ng ATOM ang NBP reservation na may laking 375.61 hectares para maging commercial, residential at industrial area nang walang gagastusin ang Bucor. Okay. Naririnig nyo ito? Tama na naman sinabi ni Bantag. Nagagawing commercial, business, ano, na walang gagastusin ang Bucor. Diba? So, dyan pa lang, tama yung sinasabi niya. Totoo yung sinasabi niya. Wala ko siyang sinasabing, wala kong ano, kasinungalingan yung kanya sinasabi. Everything na sinasabi niya, kinukonfirm. Ngayon, I'm not saying tama ang pinasok nilang joint venture, ha? Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, hindi lang nagsisinungaling si Bantag. Okay? Pagdating naman po sa legally, tama ba yung joint venture? That I do not know. Siyempre, titingnan pa ho ng mga abogado yan kung tama ba, kung sinong authority na pumirma. Di ba? Yan ang ano dyan eh. Anong authority meron si Bantag na pumirma ng joint venture? Yan ang tanong na dapat sagutin. Pero in terms of siya ba nagsisinungaling? So far, wala akong nakikita na nagsisinungaling siya. Consistent ang sinasabi niya. Ang hatian ng kitang mula sa development ng NBP reservation, 65% sa ATOM at 35% sa Bucor. Same na sinabi ni Bantag. Gets? Tama na naman. Kaya nga, samantalang, itong sila Katapang at itong sila Rimulya, yung kwento lang, sila-sila lang ang nagko-confirm sa isa't isa. Ha? Una po sana dyan, F1. Kasi yung Vietnam, bakit yung Vietnam may F1 raceway na? Ba tayo wala pa? Kasi kakaiba pong negosyo yun eh. Magiging iba yung imahin ng ating bansa. Di ba tinatawanan natin yung F1? Tama naman. Tama naman sinasabi nitong ATOM. Talagang F1 nga. Ngayon, tama ba na maglagay ng F1? Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pero in terms of honesty, totoo yung sinasabi ni Bantag na F1 nga ang gusto nilang gawin. Ngayon, kung alanganin tayo sa F1, ibang usapan na ho yun. Di ba? Ibang usapan na ho yun. So, anong punto dito? Kasi ganito yan, napaka-importante ho nito. Simple logic. Always remember the simple logic. Kung hindi nagsisinungaling si Bantag dito sa mga sinabi niya na napakahirap lusutan. Yan pag, sa totoo lang, napakahirap lusutan itong diving pool. Pero kung tama yung kanyang sinasabi dito, ibig sabihin, malamang, tama rin doon sa ibang sinasabi niya.
tama, mali. Gets ninyo? So, kung tama yung sinasabi niya, tama rin ba yung mga akusasyon niya kay Secretary Remulla at kay Katapang? Diba? Yun ang question dyan. Minda Badua, Gobandaga, saraming maraming salamat po sa pangkape. So, yun ho ang kino-confirm lang natin. Ngayon, hindi po natin sinasabi na okay ang F1 dyan. Dahil wala naman ho tayo nung sabihin na natin, hindi naman natin alam kung ano background, kung bakit na-desisyonan na F1 dyan. Legal ba yan o illegal ba yan? Hindi ho natin alam. Okay? Pero malay mo, napag-utusan siya na gumawa ng F1 ng mga opisyal na mahilig sa F1. Hindi natin alam, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, lawakan ninyo isip ninyo.